What's up guys? Ito na muli ang inyong poging kabalyero na hindi naman pogi, piling pogi lang. For today's video guys, ay nandito pa rin ako sa Mystical Mountain of the South. Pero ito ay papunta na kami sa level 3 ng Mount Banahaw, the Mystical Mountain of the South. Ayan nga, kung mapapansin nyo ay patuloy ang aming paglalakbay at paglalakad. At ang aking tuhod nga ay alam kong bibitaw na, kaya patigil-tigil kami. Mahaba itong video na to guys, kaya lang paputol-putol na yung video ko. Kasi nga baka ako'y malobat at wala naman kaming macha-charge sa taas at walang kuryente. Guys, continues to follow my video kasi malapit na kami doon sa sinasabi nilang view ng Mount Cristobal. Yung view na yon, o view deck na yon, ay isa sinihintuan ng mga mountaineer na naglalakbay papunta sa may tatlong tangke o papuntang Durungawan. Kaya lang sarado pa yung Durungawan. Pero saka ko nakikwento sa inyo yan guys. Mabalik na muna tayo dito sa aking istorya at aking adventure. Konting kaalaman ulit guys, ang Mount Cristobal ay aking ikikwento. Ano ba istorya niya? Ayan na, nakapapansin nyo ba siya? Lumalabas na ang Mount Cristobal. Ibig sabihin, malapit na kami sa level 3. Ayan nga, nakita na natin ang Mount Cristobal, guys. Meron nga palang istorya ang Mount Cristobal. Konting kaalaman ulit, guys, ha? Ito na, umpisahan ko na ang aking kwento. Kung ang Mount Banahaw ay tinuturing na sagradong bundok, pinansagan naman bilang Devil's Mountain, ang Mount Cristobal nakatapat lamang nito. Nakakatakot, ah! Ang Mount Cristobal ay isang dormant volcano ay dinarayo rin ng mga turista dahil sa nakakabighani nitong kagandahan. Ngunit Ngunit ang kagandahan ng bundok ay napalitan ng hilakbot dahil sa ilang mga hindi may paliwanag na kaganapan dito. Dormant, ang ibig sabihin ay bulkan na natutulog at huwag na natin hintayin gumisingan. Baka lahat tayo mapahamak. Baka tayo magtakbuhan. Sabi ng mga taga dito, iba't ibang elemento ang naninirahan sa Mount Cristobal at karamihan rito ay masasama gaya ng maligno at engkanto. Ang mga nasabing nila lang ang siyang nagliligaw sa ilang manlalakbay na makakatuwa ng mga ito. Yan ay mga kwento lamang at depende kung anong inyong paniniwala. Tulad nga nasabi ko, may kanya-kanya tayong paniniwala kaya irespeto natin yung guys. Sa San Cristobal ay itinuturing na patron ng mga manlalakbay, ngunit bakit naliligaw ang mga manlalakbay na umakyat sa bundok? At bakit binansagan ang Mount Cristobal bilang Devil's Mountain? Yan ay hindi ko na rin alam. Pero alamin ko yan guys, sa susunod na video ko ay siguro mabibigay ko sa inyo ang kasagutan. Ayan nga guys, medyo pagod na ako dyan. At ay, papakita ko sa inyo, ayan na guys, ang view ng Mount Cristobal. Makikita rin dyan yung mga taniman guys. Maraming taniman dyan sa bundok Banahaw kaya meron daanan dyan na tamang daanan para hindi natin masira yung mga pananim na pinaghirapan ng ating mga magsasaka na mga taga bundok Banahaw. Yan, yun o. Ang ganda tingnan ng Mount Cristobal dito. Gusto ko rin sanang pumanik dyan. Kaya lang nga, yun nga, meron akong pangamba dahil baka totoo yung mga kwento-kwento. Kaya ituloy na muna natin ang paglalakbay natin guys para mas makita natin yung view. Meron pa rin mas magandang view dyan na, ayan ito, ito na yata yung pwesto na kitang-kita natin ang view ng Mount Cristobal. Yang, nagkintuhan muna yung mga kabalyero. Yan, ikot ko yung camera ko guys para makita natin. Ayun, no? Tuloy-tuloy ang lakad namin, no? Itong mga dalawa na to, alam mo naman, hindi na papagod. O siya guys, matagal-tagal pa itong paglalakbay namin. Ibig sabihin, matagal-tagal pa yung pagbibidyo ko. Kaya pinuputol-putol ko guys. Yung kompleto kasi nito ay ilalagay ko sa YouTube ko. Kaya follow my YouTube channel, Poging Kabalyero. Na hindi naman pogi. Feeling pogi lang. Ayan, no? Ang ganda ng Mount Cristobal. Nakakahaki talaga tingnan, di ba guys? Wow! O paano guys, update ko kayo ulit later. Mag-upload ulit ako ng mga ibang video para makita nyo naman yung iba pang view. Napakaraming view na magaganda rito sa Mount Banahaw. Kaya continues to follow my FB, my Facebook account, Pakstrat India Malgapo, aka Poging Kabalyero. Salamat and God bless all. Ingat po kayo lagi. At ayan na, itatapat ko ulit ang Mount Cristobal view. Wow, wow, wow. Salamat. Minum kayo tubig. Ah, hindi kayo minum tubig. May dala kang termos? May dala kang termos?
Wala din ako doon yung tumbler. Patay tayo dyan. Sabi ni Chuay, paano kayo nakapanig diyan? Wala si Chulandon. Si Chulandon. Wala pa sa kailan doon. Maganda yan. Maganda rin. Maganda rin ang pasyon na baksak. Yan? Ito ko lang dito. Ito ko lang dito. Yan ba yan? Nabaksak? Last mo talaga, babing baby ka kay Karis ah. Ha? Wala sila nung paggawa. Babing baby ka talaga ni Karis ah. Pisang buo mo ba si Karis? Kanino ka bang anak? Ah. Ay. Bata ang anak ba kayo? Dahil si mama. Sino ba ang kapatid mo? Bayaw mo pala to. Oo. Oh, parehas pogi ah. Pag tayo na ikaw, tatamaan ka sa amin. Hindi tama yan. Para taliman na tayo. Taliman na nga ito eh. Sinabag dito eh. Pagal rin. Diretso. Diretso doon. Oo nga, tabi taliman yun. Tapos malapit na yun. Basta titignan mo yung hawian daan. Ahawin, ahawin mo. Nakalagat ng mga. Nakalagat ng mga. Mga. Ay, okay, puro tali yung mana to. Wala mo kaya ganang dadaanan ito lang? Oo nga. I mean, magugulat nga tao. Ay, puro tali yung mga tali. Diyan! Dito ka na diyan. Yun tayo. Gustuhan yan eh. Tali yung mana mo. Daan ng kabayo. Basta may tamo parang daang kabayo, yun na yun. Pusak, pasok ka doon. Hindi tayo na kabayo. Ang dati dito tapon ng kanan ko. Ha? Ito yung bulaklak. Yung gamit na tissue. Parang napkin. Oo, parang panty liner. Ha? Pag ito yung mga ganito, tarik ito. Paypay nga. Maliga. Maliga sa tuod. Paypay nga. Mag-persign. Pagka ganito mo. Huwag yung pilitin kung hindi nyo kaya. Ano yung unti? Mahubili ka ng palot sa baba. Pangdi na. Kung may baba, hindi ako babalik. Huwag na si Pai, tanggal na yung naklo. Ayaw ka na ati, Jay. Kahit nga hiwain lang yung yung dun eh, isang buklat na gano'n nasa loob. Pero ramdam niya. Si ati, Jay nga ano, alas 12 yata ng gabi. Debot ko. Di ba na dati nakakalusot yung kamay doon yung galeri doon para bumuksan? Yo, bot na yung galeri doon. Ang ipagpas ko sa galeri noon. Nilawit niya kamay niya. Upo, sandaliri. Daanan din to. Daanan din yan. Pero sa... Dito rin tayo malalabas. Oo, isa lang labas. Dito rin tayo. Pero sa daanan yan eh.
Kaya lang umikot kasi gawa ng punong malaki. Oh. Hindi ka kakas sa kabayo. Eh, ano pa tayong aanuhan dyan, yung 45 degrees. Ay, nako. Pagbahay dito kahit wala kang sa pandi. Baka aircon na, no? Pagbahay dito kung malalagyan ng harap. Bubong lang. Sabi ko naman, kapag dito pa. Kung umulan. Pero pagbahay dito. Gulungan, gulungan labanan. Depende sa gulong ang ano mo. Yung adventure bike, hindi pwede rito. Ito, ini-enduro to, ay yung iba. Dati may pumapanik na motor sa tatlong tanki, ay. Oo. Alam mo, kagras yung mga ganda naman, hindi malalakas naman ang loob. Oo. May kamatay ka din, eh. Isang mali mo lang dito, balikos ka dito eh. Pagtalo si Ako, nagmo-motocross din dati. Tsaka, kada... May hagan na sa ilog, nagbubo ng enduro doon. Kada panik mo dito, siguradong palit ka ng palit ng bearing. Sila ka bearing? Oo, lahat sira ang motor mo dito. Hindi, pwede lang mong umbreno ko ito sa ulaba. Lalo yung pababa na ito. Patarik na rin, ha? Malapit na tayo, eh. Malapit na lang tayo. Munti na lang. Makakaya na tayong tanghalian. Ilang oras pa lang. Ito nga, pinagagantahan na mga pangalaman. Ano ba yan? Hanarang na tayo sa baba.